Great day mga ka-shockmaster tayo dyan. Mag-reaction video tayo kay bagong lipunan channel na si DOJ ang mastermind sa Ka-Percy Lapid case. Para sa akin ay may katotohanan kasi paiba-iba ang script ng gunman, sadya talagang gusto alisin si General Bantag ng mga drug lord. Kayo mga ka-shock, ano masasabi niyo sa viral na issue ngayon? Tara na at pakinggan at magbigay din tayo ng comments at mag-subscribe na din sa amin ni bagong lipunan. Tara, let's go! Magandang gabi Pilipinas and good morning North America. Ako pala si Caloy Roy ng bagonglipunan.com na naniniwala sa Marcos brand of leadership. Ayan mga Caloy, maraming salamat sa nag-antay. More than 150 katao ang nag-antay. Okay, so ito mga Caloy, sa aking pag-research nga at nireview ko yung mga statement nitong gunman ni Percy Lapid, hinihimay-himay ko yung bawat salita niya, tapos tininan ko rin yung kay Bantag yung kung ano yung reason talaga bakit ginawa ito sa kanya. Okay, so yun na nga, naghalo-halo nga yung script at katotohanan, kaya di alam ang sinasabi nitong si Escorial. Kasi nga mga Kalois, kung nagsasabi ka nga ng katotohanan, kahit after a year, kung tatanungin ka about it, yun pa rin ang sasabihin mo kasi katotohanan nga. Right? Kung script na siya or nagsisinungaling, talagang hindi talaga pareho, okay, yung statement. At ayun na nga, nadulas din si Joel Escorial sa sinabi niya na nagkatugma ito sa sinabi ni Bantag. Yun na nga, yung pulot dulo kung bakit nangyari ang mga ito. So yun nga, base sa ating analysis, si Percy ay parang sacrificial lamb lang. So nakakaawa naman. At ito ring sa aking observation din sa sinabi ni Escorial na pati pala itong si Villamor ay sacrificial lamb. Kumbaga wala talaga siyang alam about it. Okay? So yun mga Kaloy, sa may katanungan talaga tayo sa ating survey ngayon. Dali na nga. Ay, sana yan. Ayan. So, sino ba talaga ang naglagay kay Boying Remulla? Kasi sa ating observation and analysis, talagang may kinalaman siya. Okay? Mas malaking porsyento na may kinalaman siya tungkol dito sa Percy Lapid case. So, ang katanungan, sino sa kanila? Si Bongbong Marcos ba o ang First Lady Liza Araneta? 73% ng ating viewers na, madami ah, 1,491, okay, 73% ang nagsabi na si First Lady Liza Araneta. Bakit? Kasi nga mga Kalois, si First Lady Liza kasi ang head nung campaign period. So, mas alam niya kung sino yung mga tao na nagbigay ng pera. Okay? At saka sabi din ni Pangulong Bongbong Marcos, bilib na bilib talaga siya sa kanyang asawa kasi magaling itong maglagay ng tao. Okay? So kaya maraming nag-ano nga talaga na ang naglalagay talaga ng mga tao dyan sa kumbaga administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ay ito talagang asawa kasi siya ang mas may alam, okay, during the campaign. Ayan. So balikan natin mga Kalois yung last live stream natin. Ito yung nag-connect yung sinabi ni Escorial doon sa interview sa GMA. And then yung sinabi ni Bantag na may connect ito dun sa mastermind. Kasi sinabi ni Bantag, ito yung sinabi ni Bantag mga Kalois, balikan natin. Lang asa na yun? Yan. Ito pa pala. Mayroon pa. Mayroon order itong si Secretary of Justice na kunin ng NBI itong PDL na nasa Witness Protection Program sa ISAP at kinuha nga ng NBI. Wala ngayon. At ang gunman ay
related or connected itong German Agoho dito sa Villamor na namatay at dito sa kaibigang Escorial. Ay, mga kalois, diba sinabi ko sa inyo na itong si Agoho ay isa talaga sa top 4 na malaking drug lord dyan sa Bilibid. Okay. Diniscuss ko na yan sa last live stream ko. So yung mga hindi nakapanood, panoorin nyo yun, diniscuss ko na po yun. Yan na nga mga kalois. So dito pa lang mga kalois, bakit hindi inimbestigahan itong si Agoho? Anong itsura ni Agoho? Okay, ito yung mga kalois. Ayan, yung sa taas, yun yung si Herman. Okay, Herman Agoho. Convicted yan na 2002. Tapos yun nga, may pinatay siya na judge 2004. Imagine, nasa loob na siya, may kakayahan talaga siyang magpapatay kahit nasa loob siya ng Bilibid. Okay. So, eto na nga, balikan natin yung ano ni Bantag na itong si Escorial at saka yung middleman na si Villamor ay kakilala nitong kinuha ng NBI. Okay? So, ang NBI kasi mga kalois is under the Department of Justice. Sino namumuno sa Department of Justice? Si Boyeng Rimulya. Okay? So, yan yung ano sabi ni Bantag. So, sabi ko nga sa ating last live stream, hindi talaga ang middleman dito si Villamor, kundi ito si yung drug lord talaga na si Agoho. Kasi nga, tinatanong ni Bantag, nasaan na siya ngayon? Bakit hindi siya kasama dun sa ito? Bakit hindi siya kasama dito? Ito yung una, diba? Ito, diba? Wala kang nakitang Agoho dyan. Itong si Cristituto Villamor pala niya ay kung may common na ano sila, boss, itong gunman. Ito yung si Agoho nga yung sinasabi ko sa inyo. Bakit wala siya doon sa flow? Okay? Pakinggan natin ito mga kalois. Yung portion nito ni Bantag, sandi lang nga. Na magkoconnect doon sa nahanap ko na interview ni Escorial. Okay? 527. Sandi lang nga. Narco politics noon pa man yan eh. Okay, narco politics, wait lang ah. Gigi, ano ang pinakapunot siguro? Yes. Kung bakit ganito ang ginagawa sa Gigi? Suspecta ko dyan. Eh, mga sindikato, narco politics noon pa man yan eh. WPP na umiiyak, ayaw pumunta sa akin. Ito nangyari, inutusan kami ni Secretary of Justice. Bantag, kunin mo yung nasa WPP. Yes, sir. Kinabukasan, huwag mo palang kunin. Yes, sir. Bantag, kunin mo. Huwag mo kunin na naman. Yes, sir. Ano nangyayari? Tapos papaayos niya yung dalawang WPP para i-release? Sino ako para kumontra sa Secretary of Justice? Sabi ko sa mga tao ko, kahit masamang loob ko, sabi ko, tignan nyo, baka pwede yan. Ayun, ito yung mapadali yung papel na makalabas, diba? Kasi nga, sabi rin ni Katapang doon sa interview, hindi ko mahanap yung video, pero sinabi talaga na maraming papalabasin or something. Okay, maraming papalayain. So, ito na mga kalay. So, ito yung sinabi ni Bantag na ito yung rason kung bakit siya pinag, ano, initan, inididiin. Okay? Tapos yun na nga, yung sinabi nga ng ano, ni Boyeng, sinabi natin na sinungaling siya kasi nga, yung sinabi niya na the reason na pinatay ni Bantag itong si Percy dahil galit na galit siya dahil dun sa pagtira ni Percy nung September 9, ang sinabi niya, pero actually September 5, umbot dun sa about sa Cinderella, ay hindi naman pinangalanan ni Percy na si Bantag kasi Cinderella man ang sinabi niya. So it doesn't make sense na kumbaga papatay ni Bantag itong si Percy at hindi talaga totoo yung sinabi ni Boyeng dahil nga sabi ko sa inyo mga kalois 2020 pa ay nag-content na tong si Percy about kay Bantag at pinawag pa niya na bantog, diba, at mayabang. So it doesn't make sense na kailangan patayin ngayon ni Bantag si Percy, hindi na pangulo si Duterte.
Eh kung talagang ang ugali ni Bantag ay namatay ng media, eh talagang 2020 pa sana ginawa niya kasi nasa puder pa si Pangulong Duterte. Eh di ba ngayon nga yung mga ano, yung mga dilawan, pinklawan, eh sabi nila ang middleman talaga si Bantag. So ang tinutukoy nila na mastermind ay si Duterte. So it doesn't make sense na ang mastermind ay si Duterte. Ito na nga kalos, ito yung revelation na sinabi ni Escorial na talagang mapapaisip ka talaga na totoo yung sinabi ni Bantag at umaga, ang reason talaga ay ididiin siya dahil nga may malaking drug lord talaga. Okay, dito sa nangyari kay Percy para madiin si Bantag. Okay. Kasi strict talaga to si Bantag sa mga drug lord sa loob ng Bilibid. So ito panoorin natin mga kalos. Okay. Nila nga, titingnan ko kung malakas tong audio. Okay, nakaset na pala. Okay. Panoorin ito mga kalos. September 6 yung tumawag sa akin. Sabi ko, pag-isipan ko muna. Kasi sabi ko, busy naman ako eh. Dami akong inaasikaso dito. Pero nakumbinsi siya matapos makiusap si Villamor na bukod sa pera, makatutulong umano ito sa kanyang estado sa loob ng piitan. Hindi umano pinangalanan ni Villamor kung sino ang nangako nito sa kanya, pero galing din umano ito sa opisina ng Bucor. Para daw mapabilis yung ano nila, yung paglaya nila. Ayun mga kalis. Diba? Ito sa TV Patrol to na ano, na interview. So, ang may kinalaman talaga doon, may gustong lumaya. Okay? May gustong lumaya. Eh, sabi na nga ni ano, diba, ni Escorial. So, ang ano ko dito mga kalos, ang observation and analysis ko dito, itong si Escorial, diba kasi may common ano sila doon kay yung drug lord na si Herman Aguho, right? So, ito lang yung kinausap. Okay? Yung si Aguho, kinausap itong si Escorial. Okay? Na nakiusap na para mapadali yung papel niya. Kasi ito siguro pala mga kalos, matagal nang gustong lumabas. 2015 pa may nakitang papel na parang ito talaga ipapalayain na. Okay, 2015 pa. So, ang aking analysis dito, walang kinalaman dito. Hindi alam ito ng ano, itong tao na to. Saan ba yan na? Ito, itong namatay na middleman si Villamor. Wala siyang kinalaman. Kumbaga, sacrificial lamb din siya kasama niya, no, ni Percy Lapid. Kasi nga, ang sinabi nga niya to, mas mapadali ang ano, papel. Between drug lords and itong si June Villamor, mas, umbaga, mas papanigan yung drug lord na mauna malabas kaysa kaya Villamor. Okay? So it's all about dun sa papel na baka hindi si pipirmahan or ni Bantag, di ba, na makalabas ito kasi ang mag-ano naman talaga dyan, yung Tagabucor na talaga itong tao na to ay nagbago or whatever, di ba, may mga rason pa to, yung priest dun sa loob, mag-sign, na ganito talaga, pwede na ilabas, di ba. So, yun nga, ang pulot dulo nga dito, eh, itong papel na, kumbaga, ang balakid na makalabas itong mga sindikato sa Bilibid, ay itong si Bantag talaga. Kaya, yun, inidiin siya. So, maraming nasagasaan itong si Bantag. Kaya, ganito na lang. Ang katanungan ko, mga kalois, sinabi ni Bantag na may kinalaman dito si Boeing, okay? Kasi nga, ang NBI, ang kumuha nung kay Aguho, ito. Ay, ang kumuha. Saan ba yan? Saan ba yan? Yan, si Aguho. Yan, so ang NBI is under the DOJ. At alam natin, dun base sa ating last live stream, na nagsinungaling itong si Boeing. Right? Na si Percy daw ang kumuha ng video dun sa bahay ni, ano, ni Bantag. Right? So, yun nga, ang panawagan nga natin na matagal na na dapat itong si, Boeing Rimulya ay dapat mag-resign para maging patas yung kaso. Right? Lalo na yung sa anak niya, right? Na nahuli ng PDEA tapos after 9 days, eh, napalitan yung PDEA ng isang dilawan. Right? So, tama yung pananawagan ng ating kasamaan sa social media na dapat mag-resign itong si ano, Boeing Rimulya. Kasi nga dito pa lang sa statement ng ano, eh nagkatugma eh. Pareho sila ng statement yung si Escorial at saka si Bantag.
Right? Na it's all about dun sa mga drug lords na gustong lumabas. Kaya gumastos talaga itong ano, yung mga drug lords na to para sirain itong si ano, si Bantag. Ang matindi pa rito, di ba? Inakusa pa siya na may utak doon kay Percy Lapid. So it doesn't make sense bakit gawin ni Percy Lapid, ni Bantag yun kay Percy Lapid. Eh 2 years ago pa, eh tumitira na to si ano, si Percy kay Bantag. Eh wala namang nangyari kay Percy during the time of Duterte. Right? 2020. So ayun mga kaloy, so ito yung video talaga, sana magamit din to ng ano, ng lawyer, pag-aralan din nila itong statement ni Escorial. Kaya nga sabi ko nga sa mga kaloy parate na ang taong nagsisinungaling, okay, ay talagang magbago-bago yung kwento. Okay? Pag ulit-ulitin mo yung tanong, okay? Kahit another day or next day or 1 week after, magbabago-bago talaga yun kasi gawa nga, okay, scripted nga. Pero kung totoo talaga, kahit ilang beses ang tanongin, kahit 2 years from now, yun pa rin ang statement niya. Kasi nga, yun yung katotohanan. Ayun, so sa ating final survey.